Magandang hapon po, Sir Fernando. Ang inyo pong kinakasama na isang kasambahay ay si Claire Aplacador. Opo. Ma'am Claire, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ma'am Claire, andito po si Sir Fernando, yung inyong kinakasama. At kayo po ay nagpaparescue. Bakit ho? Ano pong kadahilanan? Kasi buntis po ako, 5 months po. Alam niyo na po ito, Sir? Opo. Okay, sige. Gusto ko naman kasiguro. Pero ba't bigla kayo napayuko nung sinabi 5 months na buntis? Naiyak na kayo, Sir? Walang po. Nirate po siya ng amo niyang pulis. Hindi lang dapat rescue to. Dapat kasuhan, kalawitin itong amo. Yun nga po ang gusto ko. Mabigyan siya ng hustisya. Bigyan niya ng tubig si Sir. Iniwanan ko mga anak ko sa Masbate, Sir. Para lang matulungan ko siya. Ayaw ko siyang pakawalan ngayon. Gusto ko. Wala po ibang tutulong sa kanya kundi ako lang. Saan po kayo galing pa nito, Sir? Masbate po. Kailan po kayo dumating dito? Gahapong po ng umaga, umalis po ako, Miyerkules. Saan kayo tumutuloy ngayon dito? Binigyan po nila ako ng tulugan ko po. Sige, di bali, Sir, ipag-hotel namin kayo. Hindi kayo alis hanggat di natin maayos tong kasong to. Okay, Sir? Ma'am Claire? Po? Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na masamang-masama ang loob ko dito po sa narinig kong kwento mula kay Sir Fernando, na kayo po'y namolestya ng inyong amo. Opo. Kung okay lang po sa inyo, pwede nyo bang maikwento yung pangyayari? Kung okay lang po, kung kaya nyo po. Opo, pinilis lang po ako. Kailan po nangyari ito, ma'am? Noong May po. Itong taon lang po? Opo. May asawa ho ba itong si Sarhento? Meron po. Kasama nyo sa bahay? Opo, wala po dito, nagtatrabaho po. Nagtatrabaho po si Mrs. Opo. Anong oras po nangyari ito? Umaga, tanghali, gabi? Tanghali po. Pinersa niya po kayo habang wala po diyang kanyang misis. Opo. Pwede ho bang malaman paano pong pamimwersa ang ginawa niya kung okay lang po? Pinilis lang po ako din kasi ako sa siyan naglalabas. Tapos bigla po siyang sumasok. At pinilis lang po ako. Pinilis niya po ako ng parang po. Makailang beses nangyari po ito, ma'am? Dalawa po. So yung una po, May. Yung pangalawa po, parehong buwan pa rin? Opo. At yung sa pangalawang insidente, ganun din ho ba? O... Opo, ganun din po. Pinasok niya kayo doon habang kayo po'y naglalabas? Saan po kayo naglalabas? Sa labas ng bahay? Sa loob ng kwarto? Sa loob na si Arpo, sa taas po. Doon na naman kayo niya pinilit? Opo. May kasama ho ba ang bukod sa pamimwersa? May pananakot din po? Wala naman po. Basta niya sabi niya lang daw, baril ko doon yung kitap. Nag-ano ako, nag-umiyak nga po ako. Sarhento Crowley Talosig. Sir. Sir, po, sir. Buntis po ngayon si Claire. Sabi niya, 5 months pregnant at kayo po atanta ang tatay nung kanyang dinadala ngayon sa kanyang sinpupunan. Yung kanyang pagkakabuntis ay sapagkat hinalay niyo na po siya twice. Sir, ganito po kasi yan, sir. Bali, sir, na alaman namin, sir, na buntis po siya. Nagpa-check up lang siya noong nakaraan, sir. Parang hindi po siya nagpaalam po sa amin. Pumunta po ng hospital, sir. Doon po namin, sir, na alaman na buntis po siya, sir. Ngayon po, sir, nung binilang namin yung weeks na binigay ng doktor sa kanya. Binilang? Okay. Apo, sir, apo. So, ibig sabihin, inaamin mo na may nangyari sa inyo, kaya nga bumibilang yung pagbubuntis niya para malaman kung sa iba talaga yun o hindi. Hindi po, sir. Ang binigay po ng doktor po, sir, is yung nga po, sir, yung weeks na binigay. Sakto po yun, sir, nung time na nagpaalam po sa sir na may pinuntahan po siya na kamag-anak po, sir, sa amin. Then, sir, pinaalam pa po namin yan sa mister niya, sir. Kapo namin ni Mrs. Sir, lalabas po si Mrs. mo, pupunta po lang sa kamag-anak nyo. Dali mag-overnight daw po, sir. No, yung sinasabi niya nung May, pinasok mo siya sa second floor sa bathroom na kung saan naglalabas siya para siya ay pwersahin mong halayin. Nangyari yun o hindi? Hindi po, sir. Negative okay. Po, sir. Follow-up question. Nakatalik mo ba si Claire? Negative po, sir. Negative po. So, hindi mo siya nakatalik at wala kang ginawang pamumers sa kanya para makatalik siya? Opo, sir. Negative po, sir. Sarhento, meron tinatawag na kahit na hindi pa pinapanganak yung baby, pwedeng matetest para malaman kung talagang ikaw yung tatay ng bata o hindi. Okay po, sir. Payag po. Ka. Yes po, sir. Ma'am Claire. Pa. Ang sinasabi kasi ni Staff Sergeant Talosig, wala ro nangyari sa inyo at willing siya magpa-test na even na hindi pa pinapanganak yung baby,
may text na tawag na ganon para malaman through DNA yung father ng baby. Especially in this case, pinagbibintangan si Sargento Talusig, so kukuha ng specimen kay Sergeant Talusig at saka doon sa mother, nasa sinapupunan pa yung bata, malalaman. So pumapayag po, Ma'am Glare, itong si Sargento. Opo, sige po, okay po. Dinidulay po ni Sargento. Totoo po yan, sinasak niyo po ako. Sir, nung binilang mo yung buwan ng kanyang pagkabuntis and then yung buwan na yon, nung araw na kung saan nag-umpisa yung kanyang supposed to be pagbubuntis, ay nagsimula yun sa kanyang pag-day off? Opo sir, bali ang nangyari sa question ni sir, pinipilit po niya na magpaalam si sir na saan niya mag-overnight na hindi po namin dapat pinapayagan si sir. Siyempre cargo po namin siya sir. Ngayon okay. Po sir, ang ginawa po namin sir is nagpaalam po kami sir sa mister niya. Okay, nagpaalam kayo sa mister niya. Opo sir. By the way, ang tawag nun ay prenatal paternity test, DNA po yan. So, payag ho kayo, Sargento. Apo, sir po. Kailangan kayo pumayag kasi pinagbibintangan kayo na hinala niyo siya at yung kanyang pagkabuntis ay sapagkat ito ay bunga ng inyong pangahalay sa kanya at kayo po yung tatay nung dinala niya sa kanyang sinapupunan. And the only way na ma-dispute ito kapag nag-negative po sa prenatal paternity test. Apo, sir po. Ito lang po, maaari mag-absuelto sa inyo. Apo, sir po. Payag po kayo. Sige po, sir. Sige po. Ayoko pong bandang uli kayo po yung atlas dahil kapag kayo po yung matlas, I will go to the higher authorities dyan sa PNP, sa Kamkrami, para may kalalagyan ka. Apo, sir. Apo. Sure, sir. Apo, sir. Ayun nga po, sir. Bali nung April po yun, sir, ipinaalam po namin siya sa mister niya na gustong-gusto niya pong pumunta dun sa abang ko po, sir, kung birthday po yun o ano. Ang sabi po ng umuo naman po yung mister niya, sir. So, sabi ko sa mister niya, na wala na po kami ano po doon kung sakaling anong mangyari sa kanya sa labas na wag naman sana. Totoo ba, Sir Fernando, nagpaalam daw, pinaalam sa inyo ni Sargento na magde-day off itong si Glare at pupuntahan? Opo, tumawag po siya sa akin. Kailan po yun? April po. April? Opo. Okay. Tapos po, sabi ko, okay, sa susunod wag niyo na lang payagan. Pero nung April, saan siya pumunta? Dito po sa tiyahe niya, tinanong ko po yung tiyahe niya, nakausap ko pa rin po. Totoo pong may birthday, pero ang magkakasama lang po yung anak ng tiyahe niya, yung pinsa niya, tsaka po yung asawa ko. Pinaalam niyo po, so nag-day off nung April? Opo. Okay. Opo, April po yun. Ito po ang magkakaalamanan tayo, bukod po doon sa prenatal, which will take some time. Willing ba kayo, Sargento? Well, anyway, yung prenatal, mas matibay yun. Mas matibay yun. Wag na lang yung lie detector test. Pero however, para lamang mapatunayan na maaaring ang, sorry sir ha, it is possible na hindi kay Sargento, hindi talaga kay Sargento yung baby. Pero it's possible na may nangyari kay Sargento, pati kay Glare. So Sargento, willing ka ho ba kayo mag-undergo ng polygraph test para patunayan na wala nangyari sa inyo ni Glare? Sige po, sir. Good. Glare. Oh. Willing ka ba sumailalim sa isang lie detector test? Kasi itong akusasyon mo laban sa iyong amo, napakatindi ito. Napakaseryoso ito. Okay? Apo. Good. Alright. Yun na lang po muna for now. For the meantime, Sargento, gusto niya na po umalis sa inyong pamamahay. So susunduin na po siya ng kapulisan natin. Sige po, sir. Nagbali, nagpaalam nga po, sir, sa amin, sir, na ngayong linggo daw po susundin na po ni mister niya. Sir, ang pakiusap lang po sana namin kay mister niya na mag-extend po, sir, kahit 1 week para makahanap man lang, sir, ng kapalit kasi may mga bata po, sir. Pero ang sinasabi kasi ni Glare, Sargento, ayaw na niya kasi buntis na siya. Glare, bakit ngayon lang po kayo nagreklamo? Bakit after na may nangyari dun sa pinanggagawa ni Sargento, ba't di agad kayo nagsumbong kay mister? Hindi kayo nagsumbong sa police o sa amin? Ay, natatakot nga po ako eh. Kasi nandito pa po ako sa poder nila. Kailan po kayo nagsumbong dito kay mister? Isang linggo na po. Nung Biyernes. Nung Biyernes. Bakit niyo po naisipan saka pa lang kayo magsumbong? Kasi baka magtaka po siya, uuwi ako, buntis na po ako. Glare, naniniguro lang ako kasi itong inyo pong aligasyon labang kay Sargento sa inyong amo, napakaseryoso to. Kaya I'm taking all the precautionary measures to ensure na talagang totoo ang inyong sumbong. Nandiyan na yung tinatawag na prenatal paternity test. Kasi sabi mo, si Sargento ang tatay niyan dahil sa panghahalay sa iyo.
Kaya number two, babakapan ko pa yan ng lie detector test. Ilalie detector test natin si Sargento kasi pwede naman hindi siya yung tatay ng bata, maaring nagalaw ka rin niya. So, doon sa lie detector test, madidetermine natin din. So, pareho pa yung lie detector test. Okay, Ma'am Claire? For the meantime, eh, gusto mo nang umalis talaga? Opo. Okay, Sargento. Sir, yes, wala na po. Hindi na lang akong papayag. Ayaw na po dyan ni Ma'am Claire. Therefore, you have no choice. Opo, sir. Opo. Gumawa ka lang ng paraan. Maghanap ka ng mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na yun muna mag-take over kay Ma'am Claire. Ayaw na ng tao, special the fact na pinagbibintangan ka ng isang seryosong krimen, rape. And then papayagan pa namin siya na mag-stay dyan. No more, any second, not even a second more, kung tutusin, dahil there's that big possibility, kung ikaw talaga yon, kunyari lang, eh baka may mangyari pa sa kanya kasi nagsumbong siya ngayon dahil alam na. So much better, para sa kapakanan mo na rin sir, kapakanan mo na rin, kapakanan ni Claire, maghiwalay na muna kayo. Kasi kung halimbawa nag-stay siya dyan, kahit na wala kayong ginawa sir, halimbawa na lang sir, wala kayong ginawa talaga, pinag-stay namin siya dyan, eh biglang nag-disappear itong si Ma'am Claire. Ikaw ang pagbibintangan. 2 years na po namin sir, kasama yan sir, tawag dito. Ano po yan sir, tawag dito, pakikisama talaga ang ginawa namin sa kanya sir. Sa loob ng 2 years sir, siguro naman kung masama kaming tao, eh 1 year o 6 months pa lang, lalayas na yung mga tao sir eh. Opo, opo. Hindi, kaya nga sir, ang sabi ko sir, kailangan pakawalan muna sir dahil it's for your own good. Kahit na wala kang ginawa, sabihin na natin inosente ka, yung bintang sa'yo ay walang katotohanan. Pero all of a sudden, dahil pinilit natin mag-stay pa dyan, bigla siyang nawala, missing. Walang ibang pagbibintangan ikaw dahil ikaw ay isinumbong. Gets? Apo sir. So let her go, but this time whether you like it or not, kasi ayaw na niya. Apo sir. Captain, yes sir, magandang hapon po. Gusto ko po ngayon na mismo, punta na ako kayo doon sa tirahan ni Sargento Talosig para sunduin na po yung si Ma'am Claire. Tama sir? Yes sir, opo sir. On the way na po kami sir, dito na po kami sa area ng Muntindilaw po. Okay, i-hold nyo muna dyan and then papunta na po kami, sama namin dyan si Mister para sunduin siya. And then siguro po sir, doon po sa DSWD muna siguro siya, sa mga social worker para siya po interviewin at kung ano pa mga tulong maibigay, examinin and all. Okay sir? Opo sir. Thank you po. Magandang hapon po, Captain. Welcome, sir. Thank you very much. Ma'am Gloria, magandang hapon. Magandang hapon po. Nandiyan na po kayo sa gate, ano po? Opo. So, andito na po kami sa exact location po. Okay, sige po. Standby lang po kayo dyan para tingnan po yung police to make sure na matiwasay na aalis po dyan si Ma'am Claire. For the meantime, Sargento. Sir, yes po. Ayoko naman po pag-alis ni Ma'am Claire. After a few days, sabihin mo nagnakaw, so siguro, papayag ako inspeksyonin mo mga gamit niya, pero kailangan under the supervision of the barangay. Wala naman po sir, wala naman po reklamo sir, laban sa kanya po sir. Hindi sir. Ito for your own sake as well. May tao naman po dyan sir, may kahit. Kaya nga sir, kapag halimbawa, yung inspeksyonin, para maliwanag, ipakita ni Ma'am Claire yung mga gamit niya, yung ilalabas niyang gamit, iuwi niya with the inspection po ninyo kung sino yung pinagkakatiwala mo niya mag-inspect, of course, under the supervision of the barangay, si Ma'am Gloria. Tama? Yes, po. Okay, Ma'am Gloria, sige po. Pag inspect po ng mga gamit ni Ma'am Claire, nandiyan po kayo, supervise niyo po. Okay, ma'am? Yes, po. Salamat po. Salamat po, Ma'am Gloria. Okay po. Salamat po, Ma'am Claire. At Sargento Talosig. Ano naman po, sir? Okay. Thank you, salamat po, sir. Din po.